humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo Sol, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Kasama ko po ngayon ang dalawang batikang doktor, Doc Cora Occidental at Doc Sosie De Leon. Doc, kamusta po? Ayos naman at sa awa ng Diyos ay nakakaraos tayo kahit na may mga konting problema. Pero nakakalibang ang pumasok sa agrikultura. Nakakatuwa. Yes, kumusta din kayo? Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon sa inyo. Masaya akong makita ang maganda at gwapo ninyong mukha ngayong hapon na to. Sir, ano po bang balita? Wala, ganun pa din eh. Parang ang panginoon, tuloy-tuloy pa yung mga tawid-dagat dahil apos ng mga baboy dito sa atin. At nakakawoy nga, parang sobrang taas ng karne sa palengke, sa merkado, no? Dahil tumaas, hindi naman ganun ma-afford ng ibang tao, kaya parang ang nangyayari ngayon, tumutumal naman ang mga meat shops. Yun ang nagiging problema. Pero ayos lang yan dahil kulang nga yung baboy dito sa Luzon. Kaya babalansi yan sa tagal ng panahon. Ngayong umaga po, sir, parang nabalitaan ko na naglalagay ng price control watch ang Department of Agriculture dahil para namang hindi nila masyadong nauunawaan na kaya nagtataas ang presyo ng baboy. Talaga namang nagkaroon ng kakulangan sa produksyon. Di po ba, sir? Yes, tama ka. Dahil kahit tayo kumukuha ng tawid-dagat, siyempre, yung mga farmer naman dyan sa Visayas at Mindanao, ay may cost din yun. During transport, gagastos din sila ng either by sea or by land. At the same time, may mga mortality din dyan on the way to the shipment. Kaya, i-add on ng mga seller yan dito sa Luzon. Ganon. Siguro po, maganda. Hayaan na lang muna nila na mangilan-gilan na lang yung nagtitinda ng baboy, hindi pa nila pabayaan. Ang sa akin, katulad ngayong hapon, meron tayong guest na magtutulong sa ating mag-explore ng mga alternate para sa, di na, habang na meron lang tayong vacation time sa pagbababuyan. Di po ba, sir? Kesa pinagtatalusan. Amy, na-meet mo na ba yan? Amy, itong ating bisita o first time mo siya makikita? Doc, first time. Ah, okay. Kaya po excited po ako kasi yun, sabi nga ni Doc Cora, alternative. Nung mga nakaraang panahon na nag-shoot tayo, puro alternative po sa baboy, sa palay ang ating kinukuha. Kasi ang linya po ng agrikultura napakalawak. Yun naman po ang masasabi ko. Kaya marami pong oportunidad para po sa ating mga kababayan. Pero Doc, ito, kasi alam ko naman, mahilig ang kumain. Anong luto ba ng kambing ang paborito mo? Ako? Oo. Hindi ako ganong kumakain ng kambing. Excuse me, ako'y manginginom. Oh. Manginginom ako. Pero yung kamo, yung kambing tapos with kanin, hindi. Morong pulutan ako. Pulutan? Oo. Pwede akong kaldereta, pwede akong adobo. Ayan. Pero pag medyo may bago umuwi, kinakala may papaitan ako. May papaitan. Ayun, papaitan. Yun ang masarap. Yun ang dito masarap. Dito po kasi sa amin, talagang dinadayo ang mga kainan dito na merong kambingan ng sahog. Sarap po dyan, kapukan. Yun nga, sabi ni Doc, kasi paborito ko kasi dyan yung kaldereta. Amy! Ilawin din. Inuulam nyo ba? Kasi sabi nga ni Doc Sosie, pinupulutan yan sa Bulacan. Oh, okay. Kayo ba sa Nueva Ecija, inuulam nyo ba yan? Ito po, inuulam. Amy, naisa-serve yan, let's say, lunch or dinner sa ordinaryong sa bahay, gano'n?
Yes po. Okay. Bahay, okay. Karinderya, meron po dito, dinadayo po talaga ang mga kainan dito ng kambing. Ayan, nagkagutuman na naman po kami dito sa amin. Yan naman, gutom na naman tayo. Pero, yan po, pag-uusapan po natin ang kambing sa aming pagbabalik. Dito yan sa Agri-Academy. Babalik po ang Agria ka dyan. Maganda po ang talakayan natin ngayong araw dahil pag-uusapan natin ang pag-aalaga ng kambing. Kanina nga, sinimulan na namin. At nauwi po kami sa pagkain. Dok Cora, may makakasama po tayo ngayong araw na magpapaliwanag ng mas mainam. Isa po siyang eksperto. Kaya, Dok, ikaw na magpakilala. Salamat, Amy. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating guests. Pero bago ko po ipasa, ay gusto ko muna kayong ipakilala. Ating pong panauhing resource speaker ngayong hapon ay graduate ng University of the Philippines na mula sa Magalang, Pampanga. Siya po ay tunay na eksperto sa pag-aalaga ng kambing. Sa ngayon po, siya ay technical consultant ng Paradise Ranch sa Clark, Pampanga at nagtuturo bilang faculty member sa Pampanga State Agricultural University. Siya po ay nagkaroon ng malawakang karanasan dito sa Pilipinas at maging sa Saudi Arabia dahil po siya ay naging divisional training manager ng isang malaking kumpanyang Almaray. Marami pa po kami ikukwento tungkol sa kanya, pero sa sandaling ito, gusto ko po munang ipakilala ulit si Dr. George Villamil. Magandang araw po sa lahat. Ito po ako ay nagpapasalamat sa pinagkaloob pong pagkakataon para po may share ko yung aking pong experience at nalalaman sa pag-aalaga ng kambing. Dr. George, kami yes, nga po. Dapat magpasalamat napaka-hectic ang schedule mo. Pagkatapos, napaunlakan mo pa kami. Kaya una pa lang, salamat. Yung professional piha, lista mo na lang sa tubig, ha? Patriotic duty daw, sir. Okay. Let me talk po about the goat industry ng Pilipinas. Actually po, matagal ng industriya sa Pilipinas, pero hindi ho ganong organized ang mga sektor nito. Ayun, Doc George, sandali po. Alam po namin na yun nga pinagsimulan niyo po ang career na ito sa pag-aalaga ng kambing. Ngayon pong hapon, baka po pwedeng unahin natin yung po mga kung paano po ang pagsisimula ng wastong kaalaman sa pag-aalaga upang kumita sa pagkakambingan. Ang una po sana naming tanong ay ano po bang klase ang industriya ng kambingan? Kasi po, kumbaga sa pag-aalaga ng baboy, manok, meron tayo diyang backyard, meron tayong commercial, meron tayong semi-commercial. So, ano naman po sa pag-aalaga ng kambing? Okay. So, ang goat industry po ay may tatlong sektor. Ito po yung backyard. Goat raising na ang alaga po ay mula 1 hanggang 5. Okay. Andito rin po yung semi-commercial, rin ang mga alagang bilang ng kambing nila ay from more than 5 hanggang 25. At ang pangatlo po ay yung commercial level, rin ang bilang ng kanilang mga alaga ay from 25 pataas. Sa kasalukuyan po, mas marami pa po yung backyard level sinusundan po ng mga semi-commercial. So yun po ang division nila. Dok, isa pa pong tanong. Masingit po ako. Alam ko pong mahaba ang ating talakayan. Pero interesado po din po sana ako malaman sa dalawang klase pong sa pagkaalam ko, pag-aalaga ng kambing, yun pong pagpaparami para sa meat type at yun naman pong pagpaparami para sa dairy type. Ano po ang mas gusto ng mga tao? Kung yun nga po, dairy goats tsaka meat goats.
mas gusto po nila yung meat goats. In fact po sa inventaryo ng mga nag-aalaga ng kambing, almost kompo mga maabot po ng 75% to 80% na involved sa meat goat. Bakit po? Dairy goat production po or farming nagre-require po ng medyo may kalakihang investment, especially po pag sila ay pumunta sa commercial level na. Actually po, ang pinapayo ko po, especially sa mga beginners, ang dami po kasi sa mga OFWs na after working for 15 years, 20 years, nakapag-establish po ng pondo nila, pangkapital, eh gusto po nilang pasukin ng goat industry o goat raising. Ang isa pong kundito, ang nagiging advice po, actually po, may mga OFWs na sumasangguni po. Ang una ko pong sa kanila advice ay mag-start muna kayo sa beginner level sa backyard. Learn the ropes. At kayo ay dapat magbasa, pwede sa YouTube, i-Google ninyo, or magbisita kayo sa mga farms, goat farms na successful na. Para matutunan, huwag yung biglang laking ng project nyo. May naalala po ako isa na excuse me, na OFW, trabaho po siya ng 25 years sa Hong Kong, matandang dalaga na siya, nakaipon po siya ng sizable fund. Nagkonsulta po siya, ayun, binigyan po siya ng mga yung mga proyekto, o sorry, nang nasabi, tutulungan siya mag-establish ng isang farm, dairy tsaka meat goats. Hindi man po siya inabot ng mahigit, hindi man po siya umabot ng 2 taon, nag-fold up po yung business niya. Bakit po? Mortality. Ah, okay. Dahil pong mortality, hindi po muna niya na-establish yung market, hindi yung mga kinuha po niyang mga trabahador niya ay mga kamaganakan na hindi naman trained. Kaya nga po, isang tanong na lagi kong inihagis sa mga gusto mong pumasok sa goat industry ay una po yung meron bang ba silang sapat na kaalaman sa goat raising. Tapos, meron ba silang sapat na kapital para sa goat raising agribusiness? Okay. Doc, excuse po. Speaking of kapital, alam niyo po, ang impression ko sa goat raising, mura lang ang kapital. Mali pala ako. At saka, ang alam ko, very affordable para sa mga OFW ang pag-aalaga ng kambing. Ang naalala ko lang, sabi ng nanay ko, taga Santa Maria, Bulacan po kasi ako, wala silang hilig mag-alaga ng kambing dahil daw po ang kambing nakakaperwisyo kasi ay lahat kinakain. Meaning to say, wala naman siyang daily requirements. Eh yun pala, malaki din po ang kapital. Okay. Yes po. Kung sa backyard level po, doesn't require na masyadong malaking kapital po. Ito po ang ni-advise ko nga sa mga OFWs na nakausap ko. Nagsimula sila na 5 o kaya 8, ganun po, tsaka isang barako. Isa hong pinapayo sa kanila ay saan ba magiging site mo kung ikaw ay magbabackyard raising. Kasi nga, kagaya na sabi ni Dr. Occidental kanina, kung po kasing kambing eh, it's mainly browser po na lahat, mas gusto po nila na inaabot yung kinakain nila, at kung mga yan ay nakawala, actually dito sa bayan namin sa Magalang, ang dami hong nag-aaway ng mga magkakapitbahay dahil sa paninira nga ng halaman. Yun. Pero bisyo nga ang tawag yan ng nanay ko. May mga bandahan, ha? bandang huli ho, yung mga kambing niya, yung mga kambing nila nagkakawalaan dahil kinatay. Yung medyo may toyo sa ulo, kinukuha ko nila. Yung iba naman ho, para hindi na nga makalakad, actually ho, sa mga kambing po ng College of Veterinary Medicine sa PSAU,
Huwag po yun. Magbigay po ang BAI ng for pampo, breeding purposes. Kadalawang po. Eh, dahil yung tagapag-alaga namin na hindi mahusay, nakakawala po, nakakalabas sa perimeter ng universidad, ayun po, makikita na lang, i-re-report ng mga pulis. Opo, pali yung paa, mga ganun pa. Oh. So, yun po isa sa kwan, sa kambing. However, sa semi-commercial at commercial po, talagang ito po yung mixture po ng intensive or extensive, meaning nakakulong po sila, but half of the day, pinapawalan. Isa rin ho na ina-advise ko sa mga gustong magkambingan at tinatanong ko sa, saan makukuha ng pakain ng kambing mo? Eh, sabi nila, ang daming bakante lottery yan. Well, hindi po sustainable yun eh. In fact, isa po yun sa pinagmumulan ng sigalot, ng gulo, away. Eh, sabi nila, magkakasilin. But eventually po, makikita mo kung gano'n ang sistema ng pagpapastol ng mga kambing, eh hindi naman ho, may tinatawag po kasi tayong desired gain in weight sa mga animals. Eh hindi naman po tumataba. Nag-expect sila na tataba, lalaki yung mga kambing nila. But after 4-5 months, ganun pa rin, eh wala palang kwenta, sabi. Bebenta ko na lang. So yung mga ganun po. So pinakamahigi po yung humingi sila ng payo sa mga technicians ng Department of Agriculture, whether municipal or provincial level po. Sa tingin ko po ngayon sa kasalukuyan, ang isa pong medyo unti-unting nagiging parte ng tinatawag nating sunshine industry ay yung pong dairy goat farming. Ang dami pong mga dating nag-ooperate ng mga commercial pig farms na nag-shift po. In fact po, I'm working with two taga-Bulacan po. Meron po silang malaking hatchery, broiler farm, layer farm, isang parte po ng Bulacan. At may baboy yan po, NIASF yung mga baboy niya. So ngayon po, nagpapatulong, nakakita na kami po ng lupain na tama po sa pagtatayuan niya. Gusto niya, kambing, tapos baka, pero magkahiwalay pong farm. Kung po, yung nakita po namin dito sa Magalang para sa kanya is about 110 hectares. So, wow, laki okay. Naman nun. Malaki po. Mm. Oh, Doc, ibig sabihin, kinakalaman may 100 hectares ako bago magkambing. Teka muna. Hindi naman po, ito po yung commercial. Talaga pala malaki puhunan dyan. Doc George, teka na, ako yung nabibigla eh. Gusto ko mag-alaga. Sabi niyo, mas 75% to 80% ay more on meat type, okay? Anong mga lahi po ba yan na dapat namin bilhin? Pwede ba yung local lang muna, yung Tagalog natin, o mestizo na kagad? O ano po ba yung mga importante? Doon muna tayo. 100 hectares, hindi natin kaya yan. Doon po muna tayo sa backyard, Doc George. Na-share ko lang po yung naging very serious po ako doon. Ang buwan po pinakamaiging gamitin na breed po yung native breed, yung native kambing po natin. Bakit po? Mas sturdy po. Okay. Mas mabilis lumaki. Actually, pinaka-maximum weight po nito is 25 to 28. Exceptional po yan. However, yung may mga goat racers po, backyard goat racers na pag nakaligom na po ng sapat na eksperyensya sa pagkakambingan, papatulong po silang humahanap ng breeder buck. Usually po, Anglo Nubian or Boer. Although hindi ko po ganong na-advise agad yung boer sa native. Malaki po ang boer eh. Okay. Eh, so yung mga na-experience ko po sa mga barangay, sa field, nagkakaroon sila ng difficult kidding o distosya tinatawag po natin. So na-advise ko po ay upgraded na barakong kambing sa isang native po. Okay. Doc! Ano po ba itsura ng native na kambing? Ang native na kambing po ay maximum niya yung 25 kilograms. 25. Horned, may kwan siya.
iba't iba po, multiple color po kuminsan. Kuminsan single color, itim, black, white. Medyo hindi po siya stocky. So basically, yun po ang panang native na kambing. Ang native na kambing po, hindi po mahirap hanapin eh. Actually, sa Nueva Ecija, dahil meron pong center doon, yung small ruminant center, na ang kanilang goal ay i-develop po yung small ruminant industry, marami pong mabibili dyan. Dito rin sa Pampanga, sa Central Luzon po, maraming mga native sa Bulacan meron din po. George, putulin kita. Opa. Sabi mo, marami mabibili. Eh, gusto ko magsimula ng native. Magkano naman yung magiging tulong ko dyan? At saka halimbawa yung sinasabi mong upgraded. Si Ben upgraded, mistisong barako na. Magkano naman yun? Okay. Magkano? Yung pong mga pure native, ang live weight po ay about 150 to 158 pesos per kilogram. Okay? Yun po ang presyo nila. Pero kung po eh, pwede kang makipaghagyal. It may come to a point na yun po ibibigay nila sa inyo ng 140 per kilogram live weight po. Sa mga anong age po yun? Yung gano'n, naabot na ng 20 kilos and above, na native. Kung po sila, aabot na po sila. Kung maganda pong alaga, hindi lang yung pakawala. Kung po, at the age of 8 to 9 months po, maabot po nila yung ganyan. Pero may mga exceptional cases po, pag inabot ng isang taon, maabot po ng 130 kilograms. But the best age po na i-purchase po is 6 months. Yung pong naawat na, yung pong nakakain na maigi ng damo, kumbaga matibay na po yung naturalesa niya. So yung pong ang ideal. At yung pong graded na buck o barakong kambing, ang presyo po noon ay mas mataas, maabot po ng 180 to 190 per kilogram live weight. At ang the best age po na bilhin nito, 10 months of age po, panen. Halos lampas na po sa age of puberty nila. At kung kayo po ay magbalak, mag-engage sa backyard, goat raising, breeding, patining, the best po ay 6 months ang kukunin na babae. At yung pong buck ay mga 10 months. Eh kung halimbawa po, nag-iisip na hindi naman backyard, sabihin na nating semi-commercial, mga 5 to 6 po, edi safe na po ba yung isang lalaki at limang babae pag ganon? Ang buck to doe ratio, yun po doe, alam yun po yung babaeng kambing, ay sa akin po sinasuggest, so 1 is to 20 lang. Halimbawa, kukuha tayo ng 6 months, mga 25 kilos po kaya yan. Mahilig ko akong magkwente. Yan po magaling si Doc Cora. So mga negosyante. 20 kilos po. 20 kilos po kaya yon, safe na, Doc? 25 kilos? Ano yung po yun, 20? 25 kilos 20, po yung mga 6 to 7 months old? Opo, mga 25 kilos. Times sa sabi ninyo eh, lagay na natin sa 150. Eh di 3,750 ang isa. Kung mga bumili na lang, eh kasi mas mahal po ang lalaki, di ba? Opo. Kasi sa babae. Mahal nga pala kung bibili agad ng 20, dapat mga 10. At 37,000. Eh magkano naman po yung lalaki? Ayun nga po, 180 to 190 po per kilogram live weight. At 180. Kung 10 months po, yan ay tumitimbang ng mga 40 kilos. Plus 37,500. 10 babae, isang lalaki, mamumuhunan na sila ng 44,700. E di pag-usapan naman po natin yung magiging pasteurizing area nila. So, at saka bakod, opo. Location. Sabi okay. Pastulan. Importante ang location. Right. Diba? Oo, location. Okay. Anong klase po ba ang dapat? Kung po, una po doon sa pabahay ng mga yan, kung po, ang kambing kumpara po sa tupa, eh medyo pagtagulan po, o kaya yung taglamig, medyo madali po magkasakit. However, kung maayos po yung inyong pastulan,
at yung pabahay, eh maiwasan naman po yan. At dapat yung tagapag-alaga, eh talagang may alam. Dito po sa Magalang, may mga goat racers na ang kanilang mga tagapag-alaga na nanggagaling pa sa Visayas, eh dinadala po nila sa College of Vet Med, pinapatraining. Kasi, kung kasi nasabi sa mga gustong pumasok sa pagkakambingan, eh, hindi pwede yung pawardi-wardi o hit and miss na kaalaman. Kailangan yung scientific ikang. So, isa po yan. Housing po, meron po ako sa pinoroon ko sa inyo na presentation ko, yung iba't ibang klase po ng low-cost housing. Sa iba nga pong parte, yung po nabisita namin sa pangalan nito, sa Cambodia, eh hindi po elevated eh yung kanila. Sa lupa lang po. Nakabakot. So dapat po at least elevated, magkoconstruct sila ng tungtungan. Opo, elevated po talaga dapat. Especially kung tagulan. Tulugan. Oh, tulugan po nila. At yun po yung nakabakot. Excuse po. Ano naman po yung ideal na lawak ng pastulan? Yung pong ratio ng... Correct. Ilang kambing po per square meter? Po, tingnan po natin to sa pasture, yung tinatawag natin space requirement po sa pasture area. Bawat kambing po, regardless kung male or female, ito po ay dapat per head, ito po ay dapat na pastulan nila is about 20 to 28 or 30 square meters po. Okay. Per head, oo. Per head po. Yun po dapat talaki. At ang sa housing po, dapat naman yung space requirement po nila sa kanilang tulugan o sa kanilang housing ay kung po, mga 8 to 10 square meters po. Kasi medyo po, malaki pala ang requirement niyang space sa Doc Sosi, kaya pala. Opo, para po ito sa semi-commercial at commercial. Kung tama ang tansya ko eh, kung mag-uumpisa tayo ng Doc Sosi ng mga 10 babae at isang lalaki eh, mangangailangan na ng mga 3,000 square meter eh. Mm-hmm. Ganon? Sa ideal. Tapos sir, magko-construct din pala tayo ng tungtungan, hindi pala siya po pwedeng, sakitin din po pala siya lalo pag tag-ulan. Oo nga, pagtagulan. Tama. Elevated po yung housing na yon. And then po doon sa kinumpit niya 3,000 square meters, part of that, pwede po ninyong magawang forage garden. Oo. Forage garden. Hindi lahat po nakuhan. Kasi, in fact po, to be honest with you, isa po sa unang dapat na i-establish ng isang gustong mag-goat racing, yung po pasture area niya or forage garden. Yung magandang klaseng forage po, kasi we all know na small ruminant as well as mga ruminant, 70 to 80% dapat ang kanilang diet ay from roughage or fiber or forages or grass. Yun po. At marami naman po mga may mga madaling forages, legume forages na itanim po, basta lang nakabakod. Yan pong madre de agua. Madre de agua po. Yan po ay napakataas sa protina. May yes. Thesis student po ako na pinag-thesis namin sa Tricantera. Eh, ang gaganda po ng mga naging kambing niya. So, napakadaling tumubo. Madali pong tumubo. In fact po dito sa yung bagong gawang daan sa Bundok Arayat, no, umiikot na, magkabila po yan. Pinatam na namin ng Tricantera at saka po yung mga forage, legume forage na binigay po yung buto ng NDA at Bureau of Animal Industry. Eh, alawak po ng lupain ng pisaw. So, pinapawalan lamang po ng kwan. So, yun po ang kwan. Tinitingnan po. Kung wala naman pong forage na definite na pagkukunan, walang pasture, isa po po. That will lead to problem po. Yeah. Kasi nga po, hindi ganong
tataba o mag-de-develop yung mga kambing mo. Although, hindi magiging maganda ang laki. Opo. Medyo magiging stunted po. Dito po sa Magalang, meron pong pandito, gawain yung mga goat farmers, yung pong mga tricycle drivers na nakaparadang haba po ng pila nila eh. Isa po sa mga sideline nila ay yung mga roadside forages or grasses. Kinukumpay po nila yun. At yun po, tinatali, ibinibenta. Ibenta so, sa mga pagkakambing. Opo, kumikipan po yun. So, bali, dagdag kita po sa kanila. So, kaya po dito sa, especially po yung daan patungong Pisaw at saka yung lampas ng Pisaw, hindi po tinatabas yan ng munisipyo. Dahil alam po nila, eh, pinagkukunan po. Maraming nag-aalaga ng kambing. Opo. Marami po rito, mga backyard. May dalawa po na semi-commercial at ngayon po eh, they're shifting to dairy goat farming. Ayun, mag-shift ka naman sa dairy goat farming. Ang napaka-importante mo na dapat mo nilang ma-establish market. Alam niyo, Doc Sosi, Amy, sa panimula ng kwento ni Doc George, nai-imagine ko magandang ikampanya ito sa ano eh, sa proyekto ng mga pamahalaan natin, yung Balik Probinsya. Yes, napakadaing bakanting lote eh. Di ba yung mga OFW, imbis na makipagsapalaran dito sa syudad. Eh, kampanya natin yan, no, Doc George? Ating palaga natin actually, yung tracing na yan. Enough na yung mga alagang kambing o kailangan pa nating mag-campaign para sa mga supply ng kambing para sa merkado? Yan po ang tanong ko. Pero Doc, sagutin natin yan sa pagbabalik po ng ating show. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina, iniwan ko po ang tanong, enough ba ang supply ng kambing sa merkado? Doc George, enough po ba? Ayan, kayo na kasi pinag-usapan nyo yan, nililitso na natin, niluluto na natin ang ulam maliban sa gatas, kinakain po natin ang karne ng kambing. Enough po ba ito para sa atin? Okay. Para sagutin ko po yan, i-relate ko yung sitwasyon ng mga kapampangan dito sa Pampanga. Nung ako po'y bata, halos yung po mga kapitbahay namin, mga klasiko, eh, may anggo yan, ayaw namin. Okay? Pero at this stage po, ang Kapampangan, isa sa mga pinakamalakas, voracious, ikaw nga, sa pagkain ng kambing. Lalo na po, yung papaitan, kaldereta, at sinigang na ulo ng kambing. Yun. Sarap okay? Yan! Dalaway at, po ang kakompetensya na po ngayon ng mga Arabo at mga Indians at iba pa pong mga Arab nationalities ay mga taga-Pampanga. Ang Pampanga po ngayon ay meron pong patna eh. Okay? So, ang supply po ay kukonti. In fact po, merong sinita ang National Meat Inspection Service kasi po nagbebenta sila ng mga double dead na kambing. Hindi ko na po may mention kung yung may mention mga pangalan. Nasabi lamang po ng aking Brad na nasa NMIS. So, kulang na kulang po. In fact po, maski sa mga restaurant, sa mga high-end restaurant, yung Kapampangan cuisine, ang dami po, ang kwan po, ang lakas po ng demand sa goat's meat. So, kailangan pong i-increase yung milk production, ay sorry, ng goat production. Yung pong mga middlemen dito, yung mga livestock traders, they go as far as Cagayan, Isabela, Ilocos, para lamang po makapagdala ng kambing dito sa Pampanga. But this is also true sa mga nearby provinces po. Si Dr. Noel Suliman, who is the president ng FGASPAPI, Federation of Goat and Sheep Raisers Association of the Philippines, Brad ko po yun sa fraternity eh. Sabi niya, Brad, pagtulong-tulungan natin sa Philippine College of Prominent Practitioners na maparami yung mga kababayan nating mag-engage sa meat goat racing. Primarily po kanila meat goat racers eh.
Kasi po ang dairy goat farming, eh usually po yan ay turf ng mga may pera. Kasi malaki po ang involved na negosyo. Although, may mga farmers ang NDA, farmer cooperators, na meron, na binigyan po nila ng one or two heads ng pregnant dairy goats, okay, ang Glenubian sa Anen, Toggenburg sa Oberhasli, na ginagatas na hand milking po, kinukolekta po nila yon. I think sa Bulacan po, I'm sure, kung aware po kayo, Dr. Occidental, na may marami pong dairy goat farmers na doon. Lalo na po sa parting Laguna, Batangas at Quezon. Now, paano pong mapapa-increase yung production ng goats? Unang-una po dapat intensify yung relevant government agencies yung pag-identify ng mga potential grazers by training them, by giving them breeding loan animals. Dito po sa Magalang, Pampanga, dalawa po farmers po na bigyan ng breeding loan animals, mga buntis. So ngayon po, ginagawa nila dahil meron pong indifference yung mga Kapampangan sa maanggong gatas, ginagawa, minimix sa gatas ng Kalabaw, which we discourage them. Mali yan. Hinahalo po nila. Maling practice yan. Ako. Mas mahal po ang gatas ng Kalabaw at walang amoy. Actually po, isa yun sa dapat na bigyang pansin ng NDA na ma-promote at saka maturuan ang mga dairy goat farmers kung paano ma-eliminate po. Ma-eliminate naman po yan eh. Kasi oh, ang gatas ng kambing, kung po eh, nagtitake up nung scent especially. Excuse me. Yung po sa medial side, sa loob po ng paa, hulihang paa ng kambing. Okay? O kaya kung misan po, nadala ng hangin yung nasa, yung pan po na, ang tawag na dito, doktora, yung lambi-lambi na. Lambi po ang tawag doon. Napakalagin po halos ang gagaling ang anggo ng kambing eh. Kasi buwan ko na ho yan kasi, nung ako pa ho ang dean ng college sa Betbet sa PSAU, sinubukan ko nga, ginanong ko, tsaka ako nilagay sa kan, manggo nga po. So isa yun sa mga paraan. So yun po, para ma-increase po yung milk production. Ayun po. May follow-up question po ako sa tanong ni Amy. So, para indirectly talagang sinasinagot ninyo na kulang pa ang production ng kambing sa Pilipinas dahil sa paparaming potential at sa nagkakaroon na ng awareness na masarap kainin. So, ang follow-up question ko po doon, edi mga matagal pa, no? Madami pa tayong tatrabahuin para i-encourage ang mga magsasaka na gumawi naman sa pag-aalaga ng kambing. Ang isa po bang future potential nito, may posibilidad po ba tayo na makapag-export din sa mga Middle Eastern countries? I'll be honest with you po, ano, nung nasa Saudi Arabia po ako, pag ako po ay nadadaan dun sa port area nila, and especially pag malapit na po yung Ramadan, yung Eid, tsaka yung Hajj, kikita ko po, napakaraming barko ng kambing at tupa na galing sa African countries na tinadala po doon. Okay? So I don't think na makapag-supply po tayo. But who knows in the future? Ngayon, ang Thailand din po, nakita namin yung goat industry na kumpara sa atin, mas developed po. Vietnam, Cambodia. In fact po, yung UP College of Betmet sa Los Baños, may faculty member na pumunta ron, in-invite sila para tumulong po sa developing the livestock industry nila. Yun po siguro, mga breeding animals. Kaso po, I'm not sure kung matutugunan po natin. Dito lang po sa parting region 1, 2, 3, even 4, eh napakalaki po ng demand.
yung pong, I'm sure aware po si Dr. Cora yung press options. Mm. Pag-aari po ni Dr. Law. Robert Law. Abay, po bumibili ng kami para kalderete. Sa 10 beses ko pong pagpunta ron, isa lang po ako nakabili. Kung po eh, nalilimas po agad, bumibili po. Wow! Kaya, kaya po ang Monterrey ngayon, o yung po ng meat shop po ng Monterrey nga ba yun? Ng San Miguel. Apo, tama po, Monterrey. Monterrey po yun. Baka, tsaka kambing po. Ang bilis din pong pan, maubos sa kanila. Mm-hmm. But ang press options po, ang marabilis maubos po sa kanila. Pan, kambing. Kaya si Doklo yata, may pinapadevelop siya na may product development po sila na yung magre-raise na rin po. Ah, oh, akala ko magre-raise na rin siya ng goat eh. O nagre-raise na rin po siya. Meron na rin siyang goat racing. Hindi. Kung po, sinubukan po niya kaso eh hindi po siya nag-prosper. Kaya ang ginawa po niya inirefer ko po siya doon sa mga goat racers na katutubo dito sa Pampanga. Siya po sila po nagsusupply. Para po kan may tawag nito, para may kabuhayan po yung mga natutubo plus yung mga ibang farmers po na nag-aalaga ng kambing. Sa mga specialty restaurant din po, specialist sa Fields Avenue, magugulat po kayo at may mga Australiano at mga foreigners makikita kung makahigop ng sabaw ng papait. Papaitan. Australiano ba ito? So, local consumption muna. Mukhang matatagalan pa bago ma-fill. Opo, pero kung mag-export po, I'm not sure. Doc, Doc George, ito ha. Yes po. Parang usapang kalye. Tingnan ninyo, bakit ang industriya ng pagkakambing ay hindi maparami? Hindi naman kinakailangan magpa-seminaro. Sa akin ha, dahil parang sa baboy. Bakit yung sa baboy? Boy, dahil alam nilang profitable yung baboy, alam nila yung profitable yung may backyard na layer siya. Ang tagal na po ng industriya ng pagkakambing. How come na hindi natin ma-augment yung requirements? Sobrang liit po eh. Ano po ang anong kinakailangan at bakit? Siyempre ang tao, yung mga farmer gusto nila kikita ng malaki. Oo, bottom line. Yung profitable. Bakit? Baka naman mag-aalaga, wala naman yung mangyayari. Malaki ba kita dyan? Para sa concern po, walang kita if managed very well. Okay? Kaso po, ang isang drawback ng mabilis na pagdayin po ng mga kambing, ay yung pong source ng forage. Yun. Pasture area po. Yun sa talaga, Kim. Yun tingin ko, yun ang main problem. Ano po? Source ng forage. Yung kakainin, na hindi naman pwede magbigay ka ng feeds dahil mas mahal po yung grains. Tama po ba? At saka hindi lamang po mahal, Doc. Kung po ito eh. May pagsumobra po ng 3-4% ng body weight ng kambing ang pinakain na concentrates. Magbo-bloat. Will lead po sa rumen acidosis. Kagaya rin po sa baka at kalabaw. Okay po. Okay. Bukod sa mahal po, hindi po magpo-prosper. Pangalawa, pampu eh. Yung mga middlemen. Okay. Bibilin nila papakilin na ganyan pagkatapos. Binabarat. Kaya yung iba kong mga farmer, binabarat po. Binabarat. O kung minsan, ang gawa po ng mga ito, especially sa mga katutubo, o bibigyan kita ng pang-capital mo, dadalang kita ng graded na goats, school mo dahil malawak pong pastura sa bundok eh. Ang kaso naman po, sa mga katutubo ay mga nasa ninira sa hillside. Kwan po eh. Yun pong especially dito po sa Mesacobia area. Kwan po, ang dami na pong may squatters dyan. Ninanakaw yung kanilang mga kambing. Yung so, pahong isa. Madaling nakawin. Yung pa isa. Madaling nakawin eh. Di po ba? Nagala-gala eh. Kaya ako po eh, sa kami po eh, ang dami rin pong kambing na nawalan dahil, sabi nga nung anak ko eh, bakit ganyan na lang ang kambing natin, tapos sa kanya.
Nag-abroad, Dad. Nag-abroad. Ibig sabihin, wala na. Wala na. Yun po, pero pinaka number one na problem po dyan. Source po ng forage. Source ng forage, madaling nakawin. Bakit po, kung ang mga goat raisers ay didirekta sa mga specialty restaurant, sa mga bar disco, sa fields, hindi po problema ang market. Of course, sakit. Isa po yun sa mga dapat na bigyan pansin ng mga goat raisers. Kung sakit nila, especially po yung sa bulate, doon po nalang ako ko sa pagkain nila. Ano po ba? Maling pamamaraan ng pag-aalaga, kagaya po, yung mga native na does, papabulog po sa purebred na boer. Pag nanganap, eh warat yung labasan ng bat ng kambing. So, malaki kasi, oo. Oh. Yan, may precaution. Opportunity para sa ating mga kasambahang magsasaka. Dok, kulang ang oras natin. Nakakalungkot, pero kailangan muna natin maghiwa-hiwalay. Dok George, okay, Dok Cora, Dok Sosie. Ito po ang agree ako dyan.